Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video ay nabiyayaan kami ng dragon fruit. Nabigyan kami ng dragon fruit ng isang kakilala ng father ko na may-ari ng farm. Nag-ready na ako ng sugar and then evaporated milk at gagawa tayo ng fruit juice. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. So ayan, sisimulan ko na. So alam nyo ba na this is my first time na makakatikim ng dragon fruit? Kasi before, nakikita ko lang to sa palengke. So naku-curious ako, ano kaya yung pangalan ng prutas na yan? Hindi ko pa talaga alam before na dragon fruit pala yung pangalan niyan. And then, nakikita ko lang kasi sa TikTok, nagtitrend yung, lalo na sa mga food vlogger, nagtitrend yung dragon fruit juice. Sa kaya po ata yun. So, sabi ko, ano kayang lasa niyan? Masarap kaya? So, ito, nabigyan kami. So, decide ako na gawa ng vlog. So, meron na tayo ditong evaporated milk tsaka sugar. So, sinsira yung blender namin. Ang gagawin ko na lang dito is dudurugin ko na lang siya gamit ng tinidor. So, yan, tatanggalin ko muna sa pinakabalat. So, yung dragon fruit, wala siyang buto, no? Ayan, as you can see, wala siyang buto. Ay, mali pala, bakit kutsara itong ginagamit ko? So, kailangan siguro, wait lang. Dapat tinidor, diba? So, ayan nga, tinidor. So, naslice ko na yan. Naslice ko na yan sa chopping board. Yan, dudurugin lang natin yan ng into pieces. So, sinsira nga yung aking blender. So, gawa natin ng paraan, diba? So, yan. Durugin lang natin. At dudurugin ko lang yan. Dudurugin para hindi naman masyadong buo-buo pag ginawa siyang juice. So, yan. Durug na siya. So, later, hahaluan ko na to ng evaporated milk tsaka asukal. Yan. So, maganda sana kung blender. Sana, kaso sira nga kasi yung aming blender. Kaya ganito na lang yung aking ginawa. Yan. Durugin lang. Then, nag-ready na rin ako ng ice cubes para ihahalo na lang natin siya sa konting water. Yung ating ginawang dragon fruit. Then yan, lalagyan ko na siya ng evaporated milk. Para masarap, 'di ba? So isang maliit na can lang muna 'yung binili ko. Titignan ko muna kung okay naman 'yung lasa. Pero I think okay na 'tong ganito kaliit na evaporated milk na can eh. Yan. Then, imimix ko lang to. Then, after nyan, lalagyan ko na ng sugar. So, yung sugar, tansya-tansya na lang. Ako kasi ayoko na masyadong matamis. So, tama lang yung ilalagay kong sugar after kong ma-mix itong evaporated milk. Yan, mix lang. Ang bango na ng kanyang amoy. Ang bango na pag nahalo na yung milk. Ang sarap. Masarap yung kanyang amoy, guys. Ayan. Halo lang ng halo. Then, yan nga. Lalagyan na natin siya ng sugar. Tansya-tansya lang. So, it depends sa inyo kung anong klaseng sugar yung... Kung gagawa kayo ng ganito, depende sa inyo kung white sugar. Kasi pag white sugar, sobrang tamis eh. So, mas pinili ko yung wash. Pwede rin naman brown sugar since yung wash kasi hindi siya masyadong matamis. Siya ganun katamis.
pag masyado matamis kasi masakit sa lalamunan, diba? Tapos, ang lamig-lamig na nga nang iinumin mo, tapos sobrang tamis pa. Yan, tansya-tansya lang. Depende sa dami nung gagawin yung fruit juice. Para nakakatakam na, parang gusto ko na siyang anuin, tikman. Nakaready na rin pala dito yung aking ice cube, guys. Para... Ayan, wait lang. Tikman ko muna kung okay na ba yung lasa. Balance na ba yung tamis. Okay na. Sakto lang yung tamis tsaka yung lasa ng gatas. Okay, almost done. So, tiki man time na. Thank you for watching!